Ayun guys, good evening at welcome po ulit sa akin channel. Nandito na po kami ulit ngayon sa Javes para kuhanin yung resulta dun sa dugo na ililipat kay Nanay Lita. May patest-test po pa kasi bago daw ilipat yan kay Nanay Lita yung dugo ang kinuha namin sa RHU. Kaya dito po sa Javes, dinala yun. Dito po pinalaboratory. Kaya kinuha na po ni Beng sa loob at yun, iniintay na nga lang po natin siya bago tayo pumunta ng Osna. So yan guys, ang tabay lang po kayo dyan sa update para kay Nanay Lita. Grabe po, ang dami ng tao dito ngayon. Yung iba mga nakaupo na lamang. Puno na din yung tent. So yan guys, ayun na nga po yung dugo, yung daladala ni Beng. Dadali na po niya sa nurse station. At saka yung result, hindi na po natin nakita kung ano po yung result na yun. Dahil wala din naman tayong alam dun. Dito lang tayo sa labas kasi bawal nga tayong pumasok. Saka bawal tayong mag-video ng harapang ospital. And guys, abang-abang na nga lang po sa susunod na kabanata. So yan guys, nadala na nga ni Beng yung dugo at tatanggalin lang daw po yung lamig ng kwarto bago salinan ng dugo si Nanay Lita. Nag-aayos na po sila. Kitang-kita po kasi dito yung nurse station paggabi. Pero sa umaga, hindi dito. Nagulat ko nga doon sa nurse station. Anong sabi sa'yo kanina nung ano? Nung bantay? Ano? Ang dumubi daw ang tita, ganyan pa rin daw ang dumi ng mag-inquiring. Kaya ilang araw pa bago mawala yung dumi kasi wala. Tsaka wala pang kinakain. Oo. Tsaka maayos-ayos daw yung pakaramdam ng tita. Pero nag-oxygen pa din. Nung tumawag siya sa akin, nag-nebulizer sila. Oo, nag-nebulizer. Kaya maingay kanina. Yung ano, narinig yung ano, tawag yung ingay ng nebulizer. Yung ingay ng nebulizer. Hindi pa rin. Tapos ni doktor, nagpunta doon kanina, sabi sa akin ng bantay, sabi daw sa kanya ni doktor, hindi pa rin daw pwedeng kumain hanggat hindi pa nasasalina ng dugo. Hindi namin abutan dito ang doktor kasi galing kami balayon kanina. Oo nga po. Kaya hindi ko naabutan dito. Hapon na po talaga kami dumating, padilim na. Kaya ano, galing balayan po. Sa bantay na lang ako nagabihin kung ano sasabihin ng doktor. Sabihin na lang sa akin. Pero yung nakakaano naman yung bantay niya. Oo, ang bantay naman, maganda naman ngayon ang bantay naman. Oo, hindi po gaya nung una na mahirap kausap. Ngayon po ay madaling kausap. At meron na po umintindi. Naawa na nga daw po sa tita. Gusto lang kumain na yun. Naawa na po. Apo, nakadala na po kami pagkain. Kaso ba mali? Kaya ba't po, kusa niyo din na lang. Magkamali yata ng ano, nandala. Sabi ko ba naman ako na? Eh, dito ba naman ako nagpunta sa news station? Sabi niya, sige, ako na sa pagkain, diyan ka sa nurse station. Yung kanina, ano ba? May bumaba! Dugo! Kanina nga po. Ano dinala niyo kanina? Ah, yung ano po, yung parang magiging pagkain ni Nanay Lita. Ano, binili po namin sir, yung sa balayan, sa Western. Sa Western pa namin nabili yun. Tama naman ang dalaga. Oh. Opo. Ang sabi po sa amin, sabi po kanina, 6,000 daw po yung. Pagdating po doon ay 7,300. Tapos buti na lang po ay naka-discount dahil senior. 20%. Hi guys, good morning. Nandito na ulit kami sa Osna para kuhanin lang yung cooler at pumunta kami sa Javes para kuhanin yung natitirang dugo doon na isasalin kay Nanay Lita. Dahil ngayong umaga daw po isasalin yan. Kagabi nakapagsalin na po kay Nanay Lita. Sana okay lang si Nanay Lita nung nasalina ng dugo. Kasi yung iba daw may side effect yun kapag hindi compatible sa katawan. Pero type O naman din po yun gaya ng kay Nanay Lita. Iniintay lang natin si Beng at pupunta na tayo ng Javes. Wait lang kayo mga kaniknik. So yan guys, nandito na po ulit kami sa Javes para kuhanin yung natitirang isang bag na dugo para isalit kay Nanay Lita. Kasalukuyan pong si Bingbing ay nandun na sa loob at ako'y nandito lang sa labas, naghihintay sa kanya. Pagkuha po namin, balik na po ulit kami ng Osna at titingin po ulit kami kung meron uling reseta para mabili na agad
At yun nga po pala guys, medyo maganda yung pakaramdam ni Nanay Lita ngayon. Yun na nga po, okay na po siyang magsalita, hindi na nga po gaya ng dati. At yung oxygen po niya ay hindi na po nakasagad. Nandito po yung konting pasilip pa nung nakita ni Beng si Nanay Lita. Pero nandun lang po siya sa pinto, hindi po siya nakapasok kasi bawal nga po. Nagkataon lang kung bukas yung pinto, kaya nga po nakapag-video si Beng yan. Panoorin niya guys. Ale, hindi, mamayang gabi, dadalhan ko ulit ng pagkain. Hindi pa nga pwede, wala pang utos ang doktor. Pero meron naman siyang naresetang ano, para sa pagkain. Ari Sal Ponte. May dugo? Hindi, yung dugo na isasalin. Ano, nandito na. Tapos kukuhanan ka lang ng dugo ngayon para madala ko sa Jabez. Kukuhanan siya ulit ngayon. Oo, para matas na. Ayos na pakaramdam mo, teta. Paano pa rin dumi niya? Maitim pa rin. Kailangan mag-iba yung dumi niya. Maubo pa rin ang ubo niya. Maano pa rin ang galap talaga na. Lagi ako sinahod ko na lang sa pagkita pa. Ate, yung cellphone, kapag alam mong lobat na, ipabababa mo rin sa watchman ha, para ma-charge ko rin. Ha? Yung charger, okay yung charger, hindi lang siguro masyadong nakadiin. Tita, inuubok ako. Ano, hindi, mamaya yung bibilhin kong gamot na nareseta sa'yo, pagkain yun, sa swero din yun idadaan. Pero pagkain yun, dahil kay Cal yun, kay Cal PTN yata yun, yung nareseta. Pero mas maayos naman ang pakaramdam mo ngayon, tita, kaysa nung nakaraan. Gusto mo na kumain? Ano? Tadampi lang muna. Mamaya, kakausapin ko ulit ang doktor. Itatanong ko kung pwede na. Kasi, hanggat itim daw ang iyong dumi, hindi ka pa daw pwedeng umano. Tapos may na-offer silang dexter, ano? 6,000? Ayun, ngayon nga, pagkain yun. Ayun yung ano, yung 6,000 na yun. Ayun yung nareseta. Pagkain mo kasi yun, para hindi ka manghina. Ano yun? Kay, ano nga ba yun? Kailangan, bibiling ko na yun ngayon. Nakahingin na ako ng pera kay Kuya Jeff tsaka sa Tian. Kaso, inuna ko lang yung dugo para maano na. Para maano. Ayun, kay Cal TPN14 Rabirin Combeplex. Ito yung pagkain. Ito yung nareseta sa kanya ni Doc para sa pagkain. Kasi bawal siyang sumugo ng kanin o kahit tubig. Kaya naresetahan siya ni Doc ng ganyan. Bulak na inaasos sa kanyang dilig. Ha? Bulak na inaasos sa dilig. Oo, pwede na. Maayos-ayos naman ang pakaramdam mo ngayon, tita. Maya siya, may bulak. Mamaya, darating si Doc. Kakausapin ko sa labas. Ang ano? May pagkain pa kayo dyan? Giliran pa. Yan, balik, ano na po ulit kami, balik os na na guys. At nakikita ko po dito sa taas si Beng, kausap po siya ng nurse. Bawal ko siya i-video. Kasi nasa second floor po siya. At nagsiakyat pala yung kausap ko dito. Bakit kaya? Ano kayang problema? Nagsiakyat. Yung mga kausap ko dito kayo, nagsiakyat doon katabi na ni Beng at saka nung nurse. Sino bang nagwawala? Ah, baka yung ban. Huwag naman sana yung bantay. Wala na kami mahanap na magbabantay kay Nanay Lita. Ah, yung bantay nga. Gusto na umuwi. So, yan guys. Maya-maya na lang ulit ang update natin. Mukhang mumroblema kami ngayon sa magbabantay kay Nanay Lita dahil gusto na talagang umuwi. So yan guys, nandito na po kami ngayon sa Jabez at magpapalaboratory po si Beng ng dugo ni Nanay Lita. Di ba nga po kasasalin lang po ng dugo sa kanya. Ngayon po, ilalaboratory naman po dito sa Jabez. Yan. At bibili din po kami ng gamot. May reseta na naman po si Nanay Lita.
Thank you kay Kuya Michael. May pambili kaming gamot ngayon. Thank you. Kalimbang boys, pasuportahan po. Salamat. Mercury naman kami, guys. So yan guys, ayun na po yung binili namin gamot kay Nanay Lita at marami pa rin pong kulang. Dami pa siyang kulang. Medyo malabong cellphone natin ngayon guys. So yan guys, galing na nga kami ng Mercury at ngayon naman po ay pupunta kami na Memorial dahil wala, madami pa pong wala kaming nabili dun sa Reseta. Yun. Oh. So yan guys, nandito na po ulit kami sa Memorial. Yan, hindi nakita. Nandito kami sa ospital ng Memorial at dito kami bibili sa ng gamot na natitira para kay Nanay Lita. Diyos ko, sana nandito lahat para mabili na po namin. Possibly Memorial District Hospital. Laging ang daming pasyente dito pag gabi. Nakakatakot. Ah, kanina kala may nakita ako emergency. Sakay sa Bangkolong. Meron lahat. Meron lahat? Ay, salamat. Meron lahat. Meron na lahat dito sa Memorial. Hindi na tayo magpapaikot-ikot ngayong gabi. Meron lahat po dito sa Memorial. Hindi na kami iikot. Inulit ko lang yung sinabi niya. At sana po kasya yung pera namin. Sana kasya. Kasi ang nabili namin kanina ay 1,400 something na. O, 1,300 something. 1,340 something. Tapos, nagbayad pa tayo sa laboratory. Nagbayad kami ng laboratory, pero mura lang naman yung laboratory. 100, minsan ko rin dos. Ano, 198 laboratory. Sa dugo ni Nanay Lita. Siguro tiningnan yung bagong salin kung ano. Oo, kasi tapos na yung tapos na siyang tapos salina ng salina. Tapos ngayon, yung binibili namin ngayon, yung binigay na reseta, para doon sa Kikal na binili namin kahapon sa Balayan, oh, yung parang pinakapagkain ng tita kasi yung vlog ko kahapon. Kasi hindi pa siya pwedeng kumain ng kanin at uminom ng tubig. Kaya kailangan namin bilhin to. Sinasabi sa akin ng nurse kanina. Sana umayos na yung dumi ni Nanay Lita para wag na ma-endoscopy. Oo nga. Sinabi sa amin ng doktor kanina, kailangan pa daw ipa-endoscopy ang tita para daw masilip yung sikmura. Kasi yung dumi ng tita, hindi nagpababo, ito matitim pa rin yung lumalabas sa kanina. Kaya sabi sa amin ng doktor, baka daw kung ano daw, kung meron daw, ipa-endoscopy daw namin para daw malaman niya agad, matingnan niya agad kung ano yung nasa loob ng sikmura ng tita. Pero di pa kainin muna ng kanin para maibang kulay ng dumi. Lagi na lang mo. Shout out to kay Kuya. Hi, Kuya. Barangay Tanog po kayo? Hindi. Ano po? Barangay Tanog? Nang hospital po. Hi, Beth. Ano ba? So yan guys, balik Jabez po kami dahil kulang po yung reseta na nabili namin, kulang po ng isang gamot. Nabuel, pang nabuel po yun. Nandito po ulit kami ngayon sa Jabez. Sa Jabez Medical Center. At ayun po yung binili namin gamot. Sobrang lumig nila, lumig na ako. Yan. Pag nabili po namin dito yung kulang na reseta ay dadalhin na po siya namin sa OSNA dahil kailangan po ito ni Nanay Lita. Oh, wala din. Baka doon yan kay Alcaraz. Na. Yun. Sarado na nga. Bukas na yun ng umaga. So yan guys. Punta na nga po kami ng OSNA. See you! Yan guys. Andito na kami sa OSNA.
At dinadala na ni Beng yung gamot doon. At hindi nga po namin nabili yung isang reseta na Nebule. Dahil nakapunta na po kami ng Jabez, nakapunta na po kami Memorial, Mercury. Wala pa rin po. At saka yung butika po dito sa May Osna. Pero wala pa rin po kaming nakitang ganun. Siguro naman po, baka bukas mabili po namin yon. Pero ngayon po, wala na po talaga kami mabibilhan. Sarado na po kasi ang ibang pharmacy. So yun guys, abakan na lang natin si Beng at mamaya ay uuwi na rin po kami. Yan. Pray for Nanay Lita guys. Maraming salamat.